Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found the passion. So, alright guys, welcome back. It's me, Jan. So it's 2 weeks out before the competition. So ito. Ito ngayon yung meal meal prep natin. Usually katatapos ko lang. So yun, ito. 200 grams of kamote per day. So yun, yung mukha ko medyo halata na lumupok na talaga as in. Kasi yung prep natin, palapit ng palapit yung competition, yung prep natin, mas nagiging stricto, no? Malapit-lapit na, tsaka 2 weeks na lang. Actually, hindi na 2 weeks, it's 12 days out for the competition. Yun, enjoy lang natin yung process, tsaka yun, din natin alam kung ano yung mangyayari for the next few days after the competition. Pero yun, go lang natin ng go. Tsaka yung physic natin, nag-update ako regarding sa Facebook natin, nag-update ako, nag-post ako, tsaka yun, nakikita dun kung ano yung changes sa katawan natin, tsaka yung abs, tsaka sa oblique, yung pinaka main important natin na ma-hit talaga tsaka ma-maintain hanggang na dumating, sumampa tayo sa stage na. Sa physique natin, medyo okay naman. Nagpapacheck tayo always sa coach natin kung ano yung mga dapat i-improve sa atin. Tsaka yung chest, tsaka yung back, sa traps, no? Kung ano ba talaga yung dapat. Tsaka, yun, actually naghihintay na lang ako ngayon sa deflect natin. Mag-deflect na lang tayo. Siguro mga 2 days before the competition gagawin natin yan. Tapos ngayon, we are trying to maintain our body na ganito, tsaka sa meal prep din. Yan, hindi ako nakakapag-video sa meal prep natin kasi sobrang busy natin. Eh, alam nyo naman, di ba? Marami tayong mga dapat tapusin o unahin, no? After dito, kasi nandito ako ngayon sa work, nandito tayo sa work ngayon. After dito, going to gym. Same routine pa rin, gawin natin yung mga workout natin kung saan yung body parts na i-improve natin. Actually guys, ginagawa ko yung workout per day. So like for example, ngayon, nag-chest ako, chest tsaka back, yun. Ganun ka-insane yung workout ko. Always ako push day guys, halos 2 days ginagawa ko yan. Ngayon chest tsaka back na, tapos bukan is naman chest, back, then the ika-third day rest ko yung body ko, then hit the lower part of my body. Yun, same routine pa ulit lang. Siguro babalik yung dating routine natin kapag after ng competition na. Kasi medyo huli-huli na kasi nag-prep tayo. It's almost 7 weeks bago tayo nakapagsimula ng prep, tsaka malinis na pagkain. So yun, so that's why ginagawa natin yan, always pushing ourselves through the limit na magawa natin kung ano yung dapat improve sa katawan natin. No? Para naman kahit papano kung ano yung maging resulta for this coming competition, goods tayo kasi ginawa natin yung lahat. No? Ginawa natin yung lahat na makakaya natin. No? I-preview ko kung ano yung mga kailangan i-improve sa physique natin yan. That's why that's my back, the lats, the middle, and ito yung front ko. Yan. Ayan. Yan. Tapos guys, ito yung meal prep natin per day. Is trying to maintain 200 grams of kamote tsaka chicken breast. At the same time, 100 grams na chicken breast tsaka boiled egg. No? Maintain lang natin yan tsaka paulit-ulit lang natin ginagawa yan na to make it clean yung diet talaga natin para mas maging sulit pa tayo. Ayun. So ayun guys, nandito na tayo sa gym. Darating lang tayo after work. So ito, medyo early pa tayo tsaka hindi pa masyadong marami yung tao dito, tsaka makapag-exercise tayo ng maganda. Ayun, ito nga yung view dito. So, ayan. Yan yung view dito. Tapos ito yung gym sa loob. Ayan, after ng workout mo, kapag napapagod ka, pwede ka dito magpahinga. Yun, ingat ka lang, baka malaglag ka. So ito, medyo maganda yung view dito kasi iba yung environment dito kukumpara sa ibang gym. Not saying na maganda dito, lahat ng gym ay maganda. Eh dito, mas okay lang kasi
yung labas, dagat, sea yung makikita mo. No. Kaso sa kapag gabi, malakas yung hangin dito, medyo hindi ka, tawag mo, pinapagpawisan kasi yung hangin nga pasok ng pasok. Pino-close na lang namin yung door para walang hangin pumasok na. So yun. Dito, ginagawa ko na pull ups tayo, 4 set, 10 to 12 reps. Kasi ito yung pinaka first workout natin. Actually guys, everyday ko yung ginagawa. Pagpupunta ko dito sa gym, nagpo-pull ups ako para yung back natin mas lumapad pa, no? Parang ginagawa ko siyang stretching sa ganun. No. Natin 4 plates each side, bali 45 plates both side. So yun, 8 to 12 reps yung kinakapos na tayo ng hininga kasi diba naka low carb tayo, tsaka yung strength natin medyo nagbago na kumpara dati kasi mababa na masyado yung carbs natin. Yun lang. Ginagawa natin dito 8 to 10 reps lang kasi medyo mabigat, tsaka yun na nga, di ba? Na medyo mabigat kasi naka-low carb tayo, tapos yung endurance natin medyo hindi gaano kaparehas dati. Yan. Perfect. Grabe, sarap talaga ng pump kapag machine. Ay kumpara sa compound, yung maganda kasi sa compound kasi natetest mo kung hanggang saan yung kaya mo. Ikukumpara sa machine, pero yung maganda naman sa machine kasi accurate yung bar, no? I mean, accurate siya, hindi siya parang na-outbalance yung bar, di ba? Lalong-lalo na kapag mag-heavy ka, no? Kahit gaano ka bigat yung binubuhat mo, kapag sa Smith machine ka, accurate talaga yung bar. Mas maganda yung pump sa chest mo. Yun, the best ko yung Smith kumpara sa compound. For now, hindi ko masasabi na halos 100% maganda yung Smith. Maganda yung machine. Yun. Next workout is decline press. Yung ginagawa natin dito, 4 set, tsaka 8 to 12 reps. Same pa rin yung set, tsaka sa repetition natin sa bench, incline, tsaka decline. So yung last workout natin, bali yung dips, deep chest yung gagawin natin dun. 4 set, tsaka 8 reps lang. Kasi deep kasi yan, medyo mabigat yan kasi compound. Tapos wala tayong ganong lakas, no? Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try